Hi! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Maganda Javi. Kung di ka man ang subscribe ng aking YouTube channel, i-click mo na ang subscribe button ng aking YouTube channel. At ang notification bell ng aking YouTube channel para mas madali kang ma-inform na may bago akong upload. Naku, mali yata yung introduction. Magandang Javi. So for today's vlog, guys, wala tayong masyadong vlog and I want you to know this method. Ganon? Parang ganon. Very informative lang tong video natin ito. So for now, tuturuan ko kayong mag-random blood testing or fasting blood testing. So, isang way lang naman siya ng pag-check ng sugar, pero may process yung random and may fasting. Pag sinabing random, pwede natin kunin ang sugar anytime, anywhere. So, pag fasting naman yung gagawin natin, kailangan natin hindi kumain at uminom ng 8 to 12 hours. Yes, ginagawa po yun fasting blood sugar. So, para mas ma-confirm natin ang diabetes na sakit. So, without further ado, simulan na natin tong simple method ng random blood sugar. So, sa pag-check ng sugar, meron tayong mga aparatos na ginagamit. Una, ang glucometer. Tingnan ninyo ang brand niya ng glucometer ninyo. Next, ay ang lancet or yung needle, pwede na rin. And glucose strip, alcohol prep swab, or pwede rin cotton balls na may alcohol. Then, gasa, pampunas, band-aid, at yan lamang pong ating gagamitin para ma-check natin ang ating sugar. Sana yung brand na piliin nyo sa pag-check ng sugar ay yung madaling hanapin ang glucose strip. And ang hindi mawawala yung glucose strip, ayan, makikita nyo yung tuldok-tuldok na yun. Dyan natin ilalagay ang blood at yung silver na yon dun natin ipapasok yun sa glucose machine. Ganyan. Ipapasok natin yan kusang mag-on iyan. Kung makikita nyo yung drop link na yon, ibig sabihin na ready na siyang lagyan ng dugo. So, unang gagawin natin ay i-disinfect natin yung site area natin. Mas pinipili ko yung ring finger kasi manipis ang balat. So, next, yung lancet. Ididiin lang natin yung lancet sa may linilinis nating area. Tapos, pipigain natin yung site para lumabas yung dugo. Unang dugo ay pinupunas ko muna. So, sa pangalawang dugo, yung pa lang yung kukunin nating dugo para ma-check ang ating sugar. Yung dugo, ididikit lamang dun sa glucose strip at kusa na siyang papasok. Maghihintay lang ng ilang seconds para makita yung result natin. So, ayan ang aking random blood sugar, 98 mg per dl. So, ibig sabihin, ganun lang kabilis mag check ng sugar. After natin mapunas ang area, lalagyan natin siya ng band-aid para hindi madumihan. Yung iba, hindi na nagbaband-aid. Pero ako, mas prefer ko mag-band-aid. Ganyan lang. Sobrang dali, diba? Pwede mo siyang gawin every 2 hours after meal or 30 minutes before meal para mas accurate ang pag-check ng ating sugar. So, ganyan lang. Kusa na rin siya mag-off pag tinanggal mo yung glucose strip. So, dito naman, itatapon natin ng tama yung mga ginamit natin. Yung lancet o yung needle, itatapon natin sa infectious waste. Saka yung mga ginamit natin yung gasa sa basurahan na nakalagay ay infectious waste din. So, ganun lamang ang tamang proseso ng pag-check ng sugar. So, ayan, bio-infectious waste. At hanggang dito na lamang pa video. Ito, sana pa may natutunan kayo sa simpleng pag-check ng ating sugar, sa simpleng information na ibinigay ko. So, diba, ang dali lang na pag-check ng sugar. Medyo nakakatakot yung prick ng needle, pero makaka-relieve naman yun sa ating pag-check ng sugar. So, thank you so much for watching this video. Sana na-inform naman kayo ng very light. So, yun lang. So, it's me, Magandang Javi. Sharing goodness, sharing good vibes. Bye! And that's it. Thank you so much for watching this vlog. Sana po mo natutunan nyo ang tama ba at simpleng proseso ng pag-check ng ating sugar. So, it's me, Magandang Javi. Sharing goodness. So, hello, good afternoon.
So that's it. Thank you so much for watching this video. Sana po natutunan. So hanggang dito na lamang po ang video ng ito.